Kaya huwag tayong mabagabag at huwag tayong matatakot sa anumang bagay na dumarating sa ating buhay. Tandaan niyo, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Karamay natin sa lahat ng pangyayari ang ating Diyos. Sabi sa aklat ng Roma 8:28, "And we know that in all things, God works together for our good." Kasama natin ang Diyos na gumagawa ng sa ikabubuti natin. Kaya, if we are always together, kasama natin ang Diyos. Kaya kahit si madalas tinatanong sa akin ng mga obispo, ng mga kaparian, ano mangyayari sa El Shaddai pag wala na si Brother Mike? Ang sagot ko na lamang, hindi ako nagtayo ng gawain ito. Ito ay gawain ng Diyos. Nasa kamay nyo. At ang sabi ko sa kanila, ako'y biniyayaan ng Diyos ng tatlong anak na lalaki. Isa-isa ko silang pinagsasalita. At maliban doon, mayroon po akong walong apong lalaki at dalawang babae. In other words, God has prepared already the succession of this ministry. You listen to them. Pakinggan nyo sila. Ibang-ibang style nila. Pero kasama nila ang Diyos. Kaya kahit sino ang patayong ko sa inyo dito, mga bata o matanda na, ang mga disciple, preacher, pakinggan nyo sila. Sapagkat kasama nila ang Diyos. So faith, paano ko nalaman yun? Anong sinabi niya bago niya ginawa yun? Touch of faith. Paano ko nalaman yun? Anong sinabi niya bago niya ginawa yun? Mahipo ko lang ang damit nitong taong ito, gagaling ako. Nasa kanyang bibig, nasa kanyang salita, ang pagaling niya. Kaya sabi ng Panginoon, "Daughter, your faith has healed you." Hindi sinabing "your touch has healed you." But that was a touch of faith. Hebrews 11:6, "It is impossible to please God, but faith." Kaya pananampalataya ang kailangan natin. Tunay na pananampalataya sapagkat tunay na Diyos ang ating sinasampalatayanan. Tatandaan nyo, maabot natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating pananalig.